Okay, your video blog check, everybody. Azrael here, and we are back again for another unboxing. So we are going to unbox this new Vivo smartphone. It's the Vivo Y21T from Vivo Philippines. Okay, yeah, video blog check again. I heard na maganda daw to for gaming at parang may sinasabi silang multi-turbo for this smartphone ni Vivo. It is my first time to try this and I'm very glad nakakapag-try na tayo ng Vivo. Parang I think nakapag-try ako ng Vivo, I think mga around 2015 pa yata eh. Hindi ko na maalala kung ano yung first time ko. Pero it's good to be back. Welcome Vivo, it's your first appearance here. Mayroon tayong engagement with Vivo Philippines. So, maraming salamat. So, this is a 4GB RAM, 128GB of storage. And I got this a color na midnight blue. This is a Snapdragon 680. So, i-unbox natin to ngayon. At before I unbox this Vivo Y21T, let me show to you yung tech specs nito. Alright? Alright. So, okay. Ito na yung tech specs. Magpe-press call muna tayo. So, okay, let's do this. So, si Vivo Y21T ay mayroong 6.51 inches na LCD display at meron siyang 1600 by 720 resolution at meron siyang capacitive multi-touch feature. For the CPU, gumagamit siya ng Snapdragon 680 octa-core 2.4 GHz at ang kanyang OS is FunTouch OS 12 based on Android 11. Kanyang GPU is an Adreno GPU 610. For the RAM, it's a 5GB of RAM and 128GB of storage. Mayroon sila sinasabi ng extended memory. Mamaya discuss natin yun. Gumagamit siya ng fast memory processing na LPPDR4X and UFS 2.1. For the extended RAM, mayroon siyang extended RAM na extra 1GB. So, sabi dito, up to 1GB of your idle ROM space can be used as extended RAM to make switching between apps and even smoother. Yun yung feature niya sa extended RAM 2.0. So, yung 4GB magiging 5GB siya na RAM. For the camera, yung rear camera niya is a triple camera. No? Gumagamit siya ng 50MP at dalawang 2MP na camera. For the front camera, gumagamit siya ng 8MP. Sabi dito, ang rear camera merong night shots, portrait, video, pano, live photos, slow motion, time-lapse, pro documents, at saka yung kanyang feature na 50MP na photo. Okay, under the hood ng Vivo Y21T, ito ay dual nano SIM plus na merong micro SD card. That's good point. 4G ready na siya at ang Wi-Fi niya is 2.4 GHz up to 5 GHz. Gumagamit siya ng USB Type-C. Meron siyang fingerprint sensor. Tsaka meron siyang virtual gyroscope. Ang battery niya is 5,000 mAh. Good points. At gumagamit siya ng 18 watts na fast charging. Mas good points. Mas maganda yung mga fast charging. Meron tinatawag na multi-turbo 5.0. Sabi dito, Vivo Multi-Turbo 5.0 enhances network connection, system processor speed, and power-saving performance to a whole new level. Ah, okay ito. Para this, mas maganda yung performance lalo ng phone pag nag-run siya ng mga apps tsaka multitasking. At gumagamit siya ng cooling solution across four components. May nasabi siyang ganun. No? Meron siyang 4D game vibration, game picture-in-picture, do not disturb mode, tsaka esports mode. Wow, esports mode. Ah. Very interesting. Talagang pang gaming nga, sabi ko na nga. At may natawag silang ultra game mode. Ano ito, ultra game mode? Ito, minabasa ko na rin nalagay sa website. Ultra game mode has been newly updated to give you a fuller sensory gaming experience. Play, enjoy, and win in cooler style and with more fun. Yun ang sabi niyang ultra game mode. I think may mga settings siguro. No, para siguro yung mga do not disturb para walang mga notification na lumalabas habang nag-gaming ka. Baka ganun yung style niya. So, available in color midnight blue and pearl white. So, nakuha natin dito is midnight blue. Itong Vivo Y21T. Pang gaming to, guys. At ang SRP nito is 10,997. Napakamura. Grabe. Super interesting na itong
smartphone na to, na gaming smartphone for mid-range level ni Vivo from Vivo Philippines. So, ayan, na-discuss ko na sa inyo yung tech specs. I'm very excited to try this, yung mga games niya. Games, vlog test tayo, camera test, at marami pang iba. So, ano pang inaantay natin? Unbox na natin to at para makita nyo na yung ganda ng Vivo Y21T. Ayan, alright? Alright. Okay, unboxing na tayo. Panoorin nito. At let's do this. Right, so we have here the Vivo Y21T smartphone from Vivo Philippines. Check it out, yo, guys. At first time natin maka-encounter it ng Vivo review unit. So this is a 4GB and 4GB of RAM and 128GB of storage. Midnight blue yung kanyang color. At January 6, 2022 siya ginawa. Okay, na-assembled. So this is a 50MP na main camera, 5000mAh na battery with 18W fast charging, Snapdragon 680 with processor na 6nm. At 8.0mm trendy slim design. So assembled in China. The NTC logo. So check it out, yo. Kultura niya. So okay, let's unbox it now and let's check it out, yo. Okay, let's open it. Para nakita na natin yung laman nito. Under the box, inside the box of Vivo Y21T. Yeah. So I guess this is the may kasama siyang jelly case. Jelly case. You need this jelly case to protect your phone. Lalo na pag nahulog nyo sa table. Talagang very effective itong mga jelly case na ito. Ilang beses na ako naligtas na itong mga ito. It's very important. And we have here some stickers. And manual. Ayan, manual. Right. Right. And here's the unit. The Y21T smartphone. Check it out, yo. Okay, natin dito. And here's the 18W charging brick. Yeah. Very important din yan. At syempre, yung USB Type-C. Ayan, USB Type-C. Ayan. Parang may kulang, no? Kasi this is, ito. Kala ko tuloy, wala eh. So, syempre, ejector SIM pin. Kasama din yan. So, yan ang mga laman na itong inside the box pag bumili kayo ng Vivo Y21T. Alright! So, tanggalin ko na ang bunga ito. So okay, here's the unit. Tingnan natin. Uy, ganda ng ano, midnight blue. Tama, midnight blue no. Ganda ng kulay. Wow. Like it's very glowing yung style niya. Pag naiilawan. Wow, midnight blue. Ang ganda. Parang hindi siya ano, no. Parang iba yung style niya, no. Ang ganda, oh. Very flat yung itsura ng body ng phone. It is very flat. Cute. Ang cute niya. It's a 6.51 inches display LCD yan. At let's inspect the phone. So this is the front camera. Ayan, front camera, nasa gitna siya. Ayan. At sa left side is walang something dito. Wala. Sa taas, there's the SIM tray. Nilagay nila sa taas yung SIM tray. Ayan. Check natin mamaya yan. So right side is the finger. This is a power on off, tas yung fingerprint na rin, scanner, tsaka volume rocker. Ayan, ito yan. Ang kita nyo, no? Tapos sa ilalim is the 3.5mm headphone jack, may microphone na maliit, USB Type-C, tsaka speaker. So, isa lang speaker niya. Yes, isa lang yung speaker niya. At the back is, parang mayroon siyang parang screen protector. Kasama na yung screen protector, so wala nang problema. Alright. And this is the back body lang ng phone. Ganda, oh. Ganda lang, very smooth. Medyo worry lang ako baka magasgasan siya. No? Pero, kailangan nyo talaga gumamit ng jelly case para maprotektahan yung phone. So, there's a Vivo logo here. Ayan ang Vivo logo. At ito yung kanilang pinagmamalaking 50 megapixel na rear camera with 2
pieces of 2 megapixel camera, that's maybe for the depth of field tsaka macro, I think yun ang ginagamit niya. And may flash siya. So maganda rito, you can use the parang mode 50 megapixel mode para mas maganda lalo yung picture, mas malaki. So ayan, so let's check natin yung ano, no, yung SIM tray niya, kasi it says here it's a tawag dito, merong memory card slot. Check natin para magkaalaman. And here we go. Yun, it's very good. Dual nano SIM at saka micro SD card for expanded memory. Yeah, storage pala, expanded storage. Very interesting. Mamacheck natin kung paano natin ma-access yung extra 1GB extra niya, para at least we can use it if we're going to do some gaming. So ano pang inaantay natin, let's fire it up at install na natin to para magamit na. Pero okay na rin din, no? Ganda yung build niya. Hindi siya mataba, parang mataas. And there's the Vivo logo, guys. Check it out, yo. Loading na tayo. Nakikita nyo ba ako? Ayan. Very shiny nung ano niya. No? Maybe because of the light. The light na tayo using. Yeah. So, load natin to. Medyo tenga lang to ng konti ng ilang araw. Kasi nilinis ko pa yung phone. Dinisinfect ko muna. Okay, start English tayo. Kasi we are English language. So, start. Uy, automatic na yung Philippines. This is very good, ah. Galing. I liked it. User agreement, TOS. Next lang tayo. Yes lang tayo ng yes. May time ko yung magbasa. Go for it, guys. And send user diagnostic information. Okay, sige. Okay, para makatulong. At magkoconnect tayo sa Wi-Fi namin. So, wait lang. Magkoconnect lang sa Wi-Fi. And we are now connected sa Wi-Fi. Sayang nung yung nagtatype ako ng password, hindi siya nag-vibrate. Mas maganda sana added feature na yun na automatic vibrate yun na habang nagtatype. Kasi maganda yung ganong style, eh. Parang random mo kagad yung phone ni na gumagana, diba? So we're installing and let's wait for the setup. I'm very excited to try this at installan ko lang agad ng games kaagad tayo, at also vlogging. Kasi yun naman ang palaging ano niya, silbi ng mga smartphone na ito to give us some good entertainment connectivity for our storage of our memories, kasi pictures and video, we take pictures. So yun yung silbi ng smartphones. I'm very excited to try this Y21T, kasi I think this is one of the good mid-range smartphone for gaming, kasi naka 5,000 mAh yung battery, 18 watts of flash charge. So kung 18 watts siya, siguro I think siguro kahit mga, I'm not sure kung calculated ko 1 hour full battery na, I'm not sure, no? Tatry din natin yan, battery test tayo, okay. Copy apps and data, don't copy. Ayoko kasi i-copy yung mga apps ko, kasi review unit lang to. Baka i-copy yung aking buong apps at sobrang dami niya. So mag-sign in tayo ng ating Google. Alright, so wait lang, sign up lang tayo. Okay, nalagay natin yung ating Google email, yung credentials natin. And ito yung kinakailangan natin to backup Google Drive. No, ito yung kinakailangan natin to use the phone, kasi para meron tayong Google Play. So continue setup. Sige, continue na natin to para dire-diretso, kasi this is para pakita kung gano'ng kabilis yung setup natin. May ibang phone sa sobrang haba ng setup, no. Ito I want to try. Ito makikita niyo kung gaano katagal or gaano kahaba yung setup nito, no. Kung, depende rin sa internet ninyo, kasi marami siyang niloload naman kung ano-ano, eh. So may mga ganto-ganto, yes I'm in, yung mga parang tutorial. Ayan, para it's a reminder na there's Google Assistant voice na mag-assist. So anything else? No, thanks. Ayan, no thanks tayo. At let's siyempre screen lock muna, no? Let's register a 4-digit. Oh, ito sa ibang phone 6 digits, eh. Ito 4 digit lang, eh. So mag-input muna ako ng password ko. Wait lang.
Okay, nalagay ko na yung aking 4-pin password. So, let's go to the fingerprint scan. Okay, lagay ko muna ulit yung password. Wait lang. Okay, now we're now going to register the fingerprint. Sa gilid yan, ayan dito. So, start inputting. I have red. Okay, so lagay ko na to dito. Ayan. Nag-vibrate siya habang inaano ko yung phone. Ini-input na yung aking biometrics. Fingerprint scan. So, daan-daan lang daw tayo para mas ma-record lahat. So, gusto niya ibang position naman, ibang parte. Ayan. 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 Galing, no? Nalalaman niya kung nakopy na niya, no? Talagang. Ayan, fingerprint added. Okay. So, let's try the face naman. O, lagay ko ulit yung password ko. Wait lang. Okay, daming password, no? So, maglagay tayo ng face. Okay, face. Agree. Tanan na naman yung mga ganito na ito. Agree. And here's my face. Nangyari, ayaw lumalaw. Okay. Lower your head a little. Okay. Yun. Ganun kabilis. For sure. So, okay. Blah, 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 blah. Next na natin. Import data. Skip. Skip. Uy, skip. Phone essentials, mga install, skip na natin yan. Okay, FunTouch OS. OS niya, based on Android 11. And here we go, guys! The Vivo Y21T. Ang ganda, laki niya, oh. Laki ng screen, oh. Laki ng screen. Ayun nga, yung ano niya. Very neat ng kanyang UI. It's very cute. Ayun, nagbabibrate. Something. Ang dami niya. Oh, may alert level 1, yung mga news, nag-ano na, na kumapasok na yung mga news, no? So, ito yung sa home menu niya, ayan. At malinaw na malinaw, mayroong Play Store, so you can install all of your apps, gaming apps, saka yung importanteng apps nyo, like Facebook, for example, YouTube. May YouTube to, ito may Google Services, so click natin yan. So, may YouTube na naka-record, ayan, play natin yan para makita nyo na may YouTube talaga. Punta tayo sa aking videos. Ayan, here's my videos. Ayan. It's my first time to, you know, to use a review unit ni Vivo. Kasi hindi ba naman ako natatanggap ni Vivo dati. Ngayon pa lang ulit. Ano kaya itong isang to? No? What's this? May number 1 nakalagay eh. Hindi ko alam kung ano to. Welcome to Vivo Browser. It's a browser pala. Okay, browser pala itong gitna ano to. So, what else do we have here? Mayroong V App Store. Mayroong App Store for Vivo. Ayan. Para siyang, lalo, nakakatuwa na yung mga ganitong phones. No? May sarili din silang mga App Store. No? Galing, galing, galing. And what else do we have here? Team settings. Ito pala yung settings siya nasa second tray. Window pala, window. So, pag nag-ano ako ng phone, no? Ginagawa ko, guys. Do not forget to set up your keyboard. Kasi, I really hate the autocorrect ng keyboard, di ba? So, hanapin ko yung settings dito. Saan nga dito? For the keyboards. Oh my God. Ba't ganito yung settings nito? Nakakal ito. Usually, dapat yung ano eh. Yung touch vibration. On natin yan. Gusto ko naka-vibrate. Where's the ano? The keyboard. Gusto kong tanggalin yung autocorrect eh. Ito, physical keyboard. Ayan, I guess. Ay, hindi. Physical keyboard. Ito, the ano. Yung mismong maglalagay ka ng keyboard. Saan yung mga keyboard dito? Ang gulo ng ano niya, ano. Hindi ko kasi kabisado. So, ayan. Na talaga ako. Gusto ko talaga ayusin talaga yung keyboard. Para hindi ako mahirapan sa social media. Kasi hindi ko talaga gusto yung ano eh. Yung autocorrect eh. So, kung makahanapin yung autocorrect na yan, uy. May Shopee ka agad, oh. Shopee. So, clear all natin to. Ayan. Clear all. So, asan yung keyboard dito? Keyboard height. Ah, ito. Text correction. So, suggestion. Tanggalin natin lahat yan. Kasi, nakakalito eh. Okay. Spell check. Tanggalin mo na yan. So, ayan. Para this all everything is, manual launch. Or, meron siyang GCash na app o tsaka TikTok. Ayan. Facebook, Twitter. Wala na eh. Wala na. Wala nang kaduktong. So, well, it's very nice. It's very neat. Ang ganda ng kulay niya. Todo na ba yung brightness nito? Todo natin. Ayan, medyo maliwanag siya. Wow! Ang ganda!
So what else? Let me need to check. It's the camera. Let's check out the camera. Hanapin natin yung model natin si ano, si Batman. Si Batman na naman. Ano talaga, Batman talaga yung model natin kasi gusto ngayon ng Batman. So, okay. Ay, okay, ito yung kanya. Uy, galing. Ang bilis ng autofocus niya. Wow. Ang bilis ng autofocus. Tsaka ang lapit ko, no? Ang lapit ko dun sa subject. Ang daming ano. Okay lang naman. Okay siya. Wow. Pang toy photography. Ang ganda. So, there's the 1X tsaka 2X. So, wala siyang wide angle lens. Wala siyang wide. Wala siyang wide angle. Let's check out the settings. Settings. Okay. Yun lang for the photography. So, wala siyang wide angle. Zoom lang tsaka yung normal. Ito lang. Zoom. Natin. Baka mag-auto ba. Uy, ang ganda. Grabe. Kasi maganda yung lighting natin eh. And here's the Batman. Alright. Kasi Batman Mania ngayon eh. Kaya si Batman yung ating ano, model. So for the video, let's check out the video. Video. A selfie muna pala, selfie. Check out yung selfie. Hello. Kita niyo yung mukha ko, walang sombrero. Ayan, oh. Oh, okay, okay naman. Kasi maganda yung ilaw natin eh. So let's check out the video. So for the video, let's check out the rear. Okay. Check natin yung settings niya. Oh, yun lang 1080p, 30fps yung kanyang settings. Hindi, wala siyang mga iba pang mga settings. Oh no, baka wala itong image stabilization ah. Check nga natin kung image stabilization to. Medyo ano, nahirapan siya mag-focus. Yan, touch focus tayo. Oh, may focus lock ba? Uy, mayroong atang focus lock. This is nice, focus lock. So, check natin kung may stabilization siya. Yan, check natin. I'm not sure kung meron, no? Pero, titesting naman natin sa vlog test. Magkakaalaman naman tayo kung meron talaga o wala. Pero, kung may magandang lighting ka, correct lighting, okay na. For video sa front, settings tayo. 1080p, 30fps. Okay, very good. For the front camera, parehong 1080p, 30fps. Ano pa ba? Settings ito, video. Ito tayo sa more. Kung to access the 50 megapixel na photography, go sa more. Tapos ito siya, click mo yung 50MP. So, para for your photography needs na mataas yung megapixel niya. At for sure to, malaking picture to. Ayan, check natin. And, wow! I am Batman. Ganda, maganda, maganda. 50MP. So magte-testing naman tayo nito eh sa mga series natin after gaming, vlog test and photography. Paglaruan natin tong phone na to ni si Vivo Y21T. Ayan, ito siya. At oo nga pala, testingin natin yung ano. Testingin natin yung ano, yung fingerprint. Okay? Kung gagan, oh, yung bilis, grabe. Nakita yung mukha ko, itaglid ko lang to. Oh, yung bilis. Wow! Ito kung face unlock, magana ba? Pag face unlock, ah, okay. Nakatutok din sa mukha ko, pero kailangan mong swipe up para mag-lock. Ah, that is nice. Okay na rin din. So, ito na yung guys for the Vivo Y21T. It's very neat, very stylish yung kanyang likod. So, let's do a testing na, no? Testing field na tayo para malaman natin kung maganda talaga siya. Pero I'm very confident naman na okay itong phone na ito. May daming tutorial na lumalabas. So, ayun, maraming salamat for watching, guys. So, if you like this video, like kayo, comment kayo, and share this video sa inyong friends. Kung sa mga gusto balak bumili ng Y21T, medyo late na itong video na ito. I'm not sure kasi marami na rin video na nauna na eh. So, maraming salamat for watching this unboxing. So, sana may natutunan kayo at sana bumili kayo ng Vivo na mura lang, nasa 10,000 plus lang. So, yun. Thank you guys for watching. So, don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you at the next video vlog adventure. Thank you so much. Vivo. Ganda ng phone nyo. Alright!